maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang mismo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong mangge. Ano po yung mga health benefits ito? Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan! Season 3! Magandang araw ako po si Amy Buico at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, ang ating engineer, si Engineer Rosendo Soka. Sendo, hello po! Hello, Amy! Kamusta dyan? Ako, Kasen, maaraw. Magandang panahon ngayon, na last time, maulan, di ba? Yeah, hapon, umuulan pa rin dito sa Pangasinan. Pero ano, ha? Mataas ang gulay ngayon. Ay, opo. Bakit mataas ang gulay? Marami nasira eh, nung past month, di ba? Puro ulan ng ulan. Puro ulan, oo nga. Oo. Kaya maganda, magandang topic yata yung pag-usapan natin kasi gulay. Opo. Eh, alam mo naman sa ating show, pinapromote natin, magkaroon tayo ng mga sariling animal sa ating tahanan para hindi na tayo bibili, di ba? Meron tayong mga edible garden. In case nga na yan, merong mga masirang mga taniman, ikaw eh hindi ka naman masyadong maapektuhan, di ba? Yung pinapromote natin, edible garden. Yan, isa sa ating mga pinapromote sa ating show. Ngayon nga po kasi, ito, pag-uusapan natin, Coco Pit. Familiar ka ba dito? Yeah, familiar, no? Pero hindi ko pa nasubukan na, no? Gamitin yan as pagtanim, no? Mostly dito ano eh, yung ipot ng manok. Tapos sa rice hull, di ba? Yes. Or yung compost. Pero dito, dito sa atin, sa Luzon, no? Tapos yeah. Ay hindi, Kapatagan. Kasi patag ang ating lugar. Pero sa ating mga ma-interview, sa kanila naman po ay sagana naman sa niyog. Kaya... Southern Luzon yun. Diba? Yes, ginagamit nila ay Coco Pit. Yun nga po yung mga niyog. Ano ba tawag doon kasi? Ito yung para pang-alternate doon sa alternative para sa vermicast at sa ating mga ipot ng manok. Yan, yung mga gamitin natin ngayon. So, mamaya po meron tayong makakasama na ang kanyang farm ay 100% Coco Pit ang ginagamit po. Kaya maganda ang ating talakayan. Marami tayong matututunan. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasi ng ating mga makakasama ngayong araw, naku, grabe experience na to. Siya po ay former science research specialist sa Bureau of Post-Harvest Research and Extension. Yan po yung PhilMec ngayon, no? Siya din po ay consultant and farm developer. Mga organic farm po ang kanyang focus. Siya po ang owner ng Greens and Growth at Independent Biotechnologies. Kasama po natin si Ms. Marilyn Trinanes de la Cruz. Hello po! Good morning! Hello, ma'am! Yes! Ma'am, okay. Organic farming ang ating pag-uusapan. Ang focus natin ngayon, Coco Pit. Yan. Ano ba itong Coco Pit na tinatawag? Ang Coco Pit na tinasabi natin, iyon ay byproduct ng coconut husk. Yung coconut husk, kailangan mo siyang tawag dito, yung idinadaan siya sa parang ginagrind siya or whatever. Meron siyang, then lalabas siya na may kasamang coir, yung parang hair.
Yung coco coir, yun ang ginagamit na parang lubid. But do yung byproduct noon, yun ang tinatawag natin coco pit. Okay. O kaya ang tawag sa Quezon province is coir dust. Pero okay. Ang ating kilala doon is coco pit. Ang coco pit kasi, kaya yun ang focus ko sa paggamit ng ginagamit namin sa farm namin kasi marami akong source ng coco pit from Quezon province. At na find out ko na in my experience, mas maganda ang growth ng aking seedlings pagdating sa coco pit. But kailangan siya ay i-ferment ng maganda. Sa kasi medyo may pagka-acidic ang ating coco pit. Pero kayang-kayang mag-grow dahil 5.2 to 6.8 ang pH level ng coco pit. Kasi sa mga ganong level ng pH, mas nakakapag-grow pa rin ang plants. But mas kailangan natin na i-ferment pa siya para maging safe ang plants natin na mag-grow. Opo. Ma'am Marlene, magkano ba ang coco pit? Ang coco pit delivered sa amin 130 per bag at 12 to 15 kilos. Ang order nyo ay hundreds, di ba? 300 bags ang itang delivery namin. Nagagamit namin siya for almost 3 months. 100 bags per month ako eh. Kasi inilalagay ko siyang top parang pang-ibabaw sa pag-grow ng lettuce sa plot. Pag meron kasing coco pit, mas matagal ang water retention. Yeah. So mga 3 pesos and 30 centavos per kilo. Okay na rin, no? Yes. Oo. Pero po kasi, bali, pag dinadala sa amin, hindi pa siya fermented. Kami pa nag-ferment. So, kano katagal yung fermentation? Ang fermentation namin inaabot ng 7 days pag nakababad sa drum. Then 3 days ang pagpapatiktik, yung pagdi-drain. Kailangan i-drain mo din siya. So, tubig lang? Yeah. Ang ginagawa namin before kami nag-ferment, sinisieve namin siya kasi may kasama siyang konting coco coir. Hindi katulad, actually, at least may nag-deliver na fermented na, pero mas mahal. 180 per bag. Ang layo. Yeah, malaking diferensya. So pag kami na nag-ferment at may bumibili sa amin, ganun, syempre magpapatubo din naman kami. Pero kami yung mas mababa dahil by bulk ang delivery sa akin. So yung fermentation, tubig lang ba or ano pang kinahanap? Tubig lang, binababad lang yun para matanggal yung acid. Okay. But you have to change the water. We have to change the water every day. Unless kung inilalagay mo siya sa river, free flowing yun. 3 days lang, okay na. Tapos drain mo siya ng 3 days din. Parang ganun. Idea yung meron kang river sa likod ng farm mo, no? Kasi Meron kami sa baba. But hindi ko inaalaw sa kanila yun kasi minsan lumalakas yung tubig. Opo, medyo baka maianod. Yeah. So may mga drums kasi kami. Pinoprovide, marami kaming drums. Pag napunta kayo sa farm, makikita nyo marami kaming drum doon. So halimbawa, ang gagamitin namin for the week, nire-ready namin yun ahead of time. So lahat nung gagamitin for the another week, naka-ready na yun. Naka-program siya. Ma'am, may iba-ibang uri ba ng coco pit? May? Iba't ibang uri ng coco pit. Sa aking experience, dalawang klase lang ang nakuha ko, yung hindi fermented, na may konting coco coir, at fermented na wala ng coir. Dalawang klase lang na. Mayroong ginagawa sila, yung mga, di ba may mga nagbebenta dyan, ginagawang cubes. Meron silang parang, ginagawang parang cube para may benta nila online. Parang yun yung nakikita ko sa mga ornamentals, yung nakasabit na. Yes. Yung mga nakasabit na yon, coco coir yon, coir. Tapos yung dust, yun ang ginagamit para maging media for the plant. Ma'am, anong advantage na nakakukupit tayo? Sa akin, ang nakita kong advantage sa aking wala siyang mortality. Pag nagtanim kami, hindi siya nagkakaroon ng patay na wari. Unless
dormant yung seeds. Pero pag yung seeds talaga ay yung germinability ay maganda, pag nagpunla kami, napakaganda. Tapos, apart from that, di ba meron kaming nanganaka-plot for the, kasi ang major crop ko ay lettuce ang aking major crop. Bawat plot namin, right after na incorporate namin yung rice hull and everything, sa on top of that, nilalagyan namin ng coco pit para sa tagal ng water retention. And nakakatulong din siya sa aeration ng soil. Kaya maganda yung pagka, ano, tumubo yung pang seedlings talaga. Strong yes. yung mga seedlings dahil doon. And the point is, walang natatapon sa mga niyog. Lahat kung pwede. Lalo't pag ginamit mo ang coco pit, sobrang ganda. Sobrang ganda. Precious ang coco pit sa akin. Oh. Yeah. Una ko nadinig yung coco pit, kasento doon kay Father Dodo. Di ba una niyang ginagamit yung skateballs. Tapos ngayon, nilibat niya yung coco pit. Kaya sabi ko parang magandang topic yung coco pit para lalo natin maintindihan yung mga gamit. Apart from that, nagamit ko yan, di ba, nag-lecture ako sa Marinduque. Nakita, pinadala ko kay Faith. Oo, yan tayo mga picture. Nag-lecture ako sa Marinduque. Inano nila ako kung anong pwedeng gawin sa kanilang waste, which is coco pit. Waste sa kanila yun, ah. Samantalang sa amin, ano yun? Binibili pa. Ngayon, nagpunta ako doon, nabanggit ko, nasabi ko, kung ganun, pwede natin gamitin siya as media for mushroom production. Pero may kailangan may isama siya isa pang ano which is what they call this yung rice hull. Pero dapat yung rice hull fermented din. Bakit ano ibig sabihin ng fermented? Dapat nakababa din siya sa tubig then i-drain din. I-incorporate mo yun 50-50. 50% coco pit, 50% rice hull. Yeah. Opo. Sa volume po or sa productivity, gaano po ka productive ito? Nung nag-experiment kami, that was just an experiment sa Marinduque. Yes. Nag-experiment kami ng paggawa ng, what do you call this, fruiting bags. Fruiting bags, yes po. Naging successful siya. Ang naging problema lang nila sa cooperative is the spawn. Wala na silang pantanib. Pero sa productivity, nung ginawa namin, kahit na experiment, sobrang ganda. Ang laka, wala siyang gaanong contamination. Mm-hmm. Wala siyang gaano kung tayo. Opo. Marlon, pagka ito ba, ano? Ito ba, pag nilagay mo yung coco pit, hindi ka na maglalagay ng organic or inorganic fertilizer? Actually, sa aking experience, ang dinadagdag ko lang talaga is the foliar and calcium. A very minimal amount of calcium para sa root formation. Yun lang. Other than that, ang ginagamit ko ay fermented rice. Fermented rice. Yun ang aking pang-top dress. Anong crop ito? Anong crop ang ano? Lettuce ang aking major crop ay lettuce and other vegetables. Lettuce. Ah, okay. Lahat ng bahay ko po vegetables meron ako sa farm ko sa Greens for Growth dito sa Kalumpang Leros. So lahat yun ang pwede natin gamitan na itong coco pit na nasa bahay ko. Ang naglalagay lang kami doon sa lettuce, pero pagdating sa pagpupunla, lahat coco pit. Pero sa mga gulay, hindi na ako naglalagay kasi more on ano kami doon, yung mga fermented na lahat ng dahon, lahat ng aming waste, agricultural waste, inaano ko, dinidecompose. Yes, nagcompost ako. Pero para ma-expedite yung decomposition, gumagamit kami ng what they call this yung pang-expedite ng decomposition na ginagamit, EM1. Effective microorganism. Mm-hmm. Yes, para walang amoy, madaling ma-ferment. In 15 days, meron na kami organic soil. Yung EM1, di ba, inaalo pa ng molasses yun sa tubig? Pag ang EM1 ay dormant, kailangan lagyan mo siya ng pagkain para maging ano siya, live. Kasi live microbes yun eh. Yun nga po yung molasses. Yun po yung pagkain nila kasi. Hindi ako familiar sa EM1. Ang EM1, yung effective microorganism,
yun ay ginagamit natin para matanggal yung mga foul odors, pag-ferment. Tapos siya pa ay nakaka-expedite ng decomposition. Tapos pwede rin siyang additive sa mga gagawin mong organic liquid fertilizer. Magagamit siya. Tama ba yung naisip ko? Solution po siya. Ha? Solution? Parang tubig? Parang Liquid form? Liquid form siya in liquid form. Ma'am, balik tayo doon sa cocopate. Ang tanong ko, pagdating naman sa mga peste at insekto, maganda ba yung cocopate na panlaban dito? May nagagawa ba? Actually, pag ginamitan mo ng magandang media ang isang seedlings, nagiging matibay siya. Sabihin, magandang growth, matibay siya, and hindi siya tatamaan agad lang. Parang tao lang yan eh. Pag malakas ang resistensya mo, hindi ka kaagad tatamaan ng sakit. So the thing is, ang pinaka-importante, dapat ang iyong seedlings pa lang, dapat maganda na. Dapat healthy na. Hindi yung seedlings eh medyo mahina, saka mo palang ilalagay sa lupa at hihintayin mong kumanda. It's very crucial talaga. Mahirap na mahirap ilagay. Nasa seedlings pa lang dapat, okay na ang plants. Opo, kaya yun din yung ideal para kaya natin ilalagay ng cocopeat. Yes. Ang ano ko kasi, yung water retention ng cocopeat ay napakaganda. Kaya hindi kami namumroblema na wari, nakalimutan dilig. Kasi ang dilig talaga niyan 3 times a day. Minsan nakakalimutan ng isang tao ko, so pagbalik ko doon, okay pa siya. Ni-remind ko lang sila. Pero very, very useful talaga ang cocopeat sa akin. At nakita ko na gawa ng ang vermicast ay napakamahal. Mas mahal ang vermicast sa cocopeat. Mas mahal. Sa 3 pesos, di ba kasi kanina computation natin, 3 pesos ang mas mahal po talaga ang vermicast. Ang vermicast nasa 15 pesos per kilo. Actually, hindi, mahal ang cocopeat pag mahal ang cocopeat pag pag dineliver sa iyo at hindi kapsuki. Mahal talaga siya. Pero yung mga pwede mong i-encourage yung mga magsasaka na tinatapon lang yung bunot. Opo. Kaya siya nagiging useful. Kaya siya nagiging mas mura. Dahil, dahil imbes na matapon, ginagawang productive. So gawa na, kaya mura. Nung pag matutunan na nila yon, yung nagkakaroon na ng mga technology, yung inantasan nila. Kaya lang kami, suki na kami, kaya hindi kami ganun nakaka-experience ng ganun sitwasyon. Pero very useful talaga siya. Okay. Hindi ko yung cocopeat sa hydroponics, yun yung sinikwento ko kanina yung kay Father Dodo. Sa inyo po, ginagamit nyo din yun sa hydroponics, ma'am? Yes. Hydroponics, sa hydroponics talaga, cocopeat ang mostly ginagamit. Mm-hmm. Pero yung iba naman kasi, yung air, ano tawag doon? I don't know. Pero sa akin, experience, ginagamit ko talaga cocopeat. Yeah. Bali yung yung cocopeat sa Quezon nyo kinukuha, no? So, yes. Siguro Cavite, malapit. Pero sa Pangasinan or sa Kuyapo. Yeah. Hindi siya visible sa malalayong lugar. Ay, Pangasinan is may din doon. May coconut din. Kaya lang ang doon, dapat encourage siya ng agriculture na gawing productive yung imbes na itapon yung bunot, whatever, dapat magamit nila yon para yung byproduct na yun magamit sa pagtatanim. Hindi pa lang din kasi hindi nila in-encourage kasi mayroon silang may mga isda and everything, hindi sila ganun ka particular doon. Pero pag i-introduce natin 'yon, mas maganda. May coconut plantation din sa Pangasinan eh. Yeah, pero maliit eh, yung San Fabian area, yung area. Kokonti lang, pero hindi kasi sila gumagamit doon, dahil hindi sila gumagawa. Pero kung gagawin nila, pwede. Pwede, yeah. Yes. Mayroon naman kasi other alternative doon, other than cocopeat, meron silang rice hull. Oo. May rice hull sila. Dito kasi sa amin, crucial, wala talagang rice hull, malayo. Oo. Mas okay sa amin na mag-deliver ng cocopeat kahit kesa sa rice hull.
Kaya lang ako nagkakaroon ng rice hull, yung mga nag-grow dito ng chicken, nagbibigay, nagdadala sa amin. Pero fermented na siya with EM yon, walang amoy. Wala siyang amoy. Yeah. Pero lesser ang aking ano, kasi ang ginagamit ko talaga sa pag sowing ay purely cocopit. Tapos sa top dressing ko ng ano ay cocopit din. Tapos in-incorporate ko rin siya kasi marami din akong ornamentals, cocopit din ang dinadagdag. Pwede kayo mag-visit sa farm para makita niyo po. Opo, 100% ang farm niya, puro cocopit. Oh, yeah. Ang ano namin talaga, ang ginagamit namin sa pag-ano is cocopit. Ma'am, ano yan? Ever since ba nagsimula ka, puro cocopit na o na-discover mo na lang? Discover ko lang yon nung nung in-invite nga ako ng agrarian sa provincial office ng Marinduque kung ano ang dapat kong gawin. Nag-experiment lang ako na kung pwede siyang gamitin sa ganun. Tapos tinry ko din siya, pwede ko kayang gawing bunlaan ito. Kasi ako bilang researcher, nag-experiment ako. Nakita ko nagkaroon ako ng comparison between yung 50-50 na ginamitan namin ng soil and everything, ang ganito, mas mabilis yung growth dun sa cocopit. Kasi mas feasible sa akin kasi nasa Quezon province ako during that time. Pero kung bibilin mo talaga sa Manila, mas mahal. Kaya kung nandito ka sa province na malapit sa Quezon, mas feasible siya. Pero sa other na lugar, napakamahal. Kasi dyan talaga madaming yung... Kumbaga, umaako ang supply niya sa inyo. Pero nagkakaroon po ng pagkakataon na nagkakaubusan po ng cocopit sa inyo? Actually, nitong mga huli, dahil parang marami na yatang nagka-cut ng mga coconut trees, medyo kumunti ang production ng cocopit. Kaya lang ako, mayroon akong kausap sa... Mayroon DAR-assisted na mga cooperative na nag-grow ng coconut na nag-aano sila ng cocopit talaga. Na yun talaga ang isa nilang project para income generating nila. Ma'am, sabi mo, ikaw bumibili, pero marunong ka din bang gumawa? Pwede, oo. Basta meron siyang pang-grind. Meron kasi yung tawag dito yung agricultural... crusher. Apo. Dudurugin doon, tapos hayaan makuha yung byproduct na yun. I-ferment. Madali lang. Chop, chop, chop. Remove the outer coat nung pinaka-husk. Pinaka-husk. O, ipapadaan mo doon sa makina. Lalabas siya. Grinder. Yes. Tapos. May kasama yun. May kasama ng coco coir. Yung hair. Yung hair naman na yun, kinatanggal yun, ginagawang lupit. Ngayon, kaya na i-discover namin na maganda pala yung cocoir. Nung nakita nila na tambak-tambak ang cocoir, cocopit nila. Ano daw ang gagawin nila doon? So, yun ang kaya ako na-invite. Ginanong nila kung pwede. Okay. Nagsimula talaga siya doon sa cocoir. Tapos, parang nanghihitayang lang sila doon sa cocopit. Kaya natin nailagay dito sa organic. Yes. Na-annoying sila sa dami nung kanilang cocopit sa Marinduque. Ano daw ang gagawin nila? So, sabi ko, i-try natin gamitin as fruiting media for mushroom production. Kaya nakita mo, di ba? Meron akong ano doon. Pero very very successful yun. Naging problema na nila yung pag-produce lang ng binhi ng mushroom. Yes. Ma'am, pansamantala, puputulin ko muna ang ating kwentuhan. Pero sa ating pagbabalik na kanina kasi na-discuss mo na yung advantages, kaya pag-usapan natin, ano ba yung nakikita mong disadvantages naman sa paggamit ng cocopit? Pag-usapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Opo, kasama pa rin po natin si Ma'am Marilyn saka si Crescendo. Ma'am Marilyn, kayo na pag-usapan natin yung disadvantages. Ngayon naman, ano naman yung mga disadvantages na nakikita nyo or na-encounter nyo na sa inyong farm sa paggamit po ng cocopit? As far as in, sa mga experience ko, ang naging problema ko lang nito huli is yung
matagal nila hindi agad na i-deliver yung aking kokopit. Tapos, ang susunod pa nito ay yung delivery nila ay meron na mas marami yung source ko ng kokopit ang problema ko. Minsan, nag-deliver sila ng hindi maganda, na buo-buo pa yung fire, buo-buo pa yung ano. Yun lang ang naging disadvantage ng paggamit ng kokopit na dapat readily available yan lagi. Hindi kami magpapawala dapat. Kasi na-experience ko na nawalan kami 1 week. Sobrang hirap. Hindi namin mahabol yung seedlings na tulad nung ginagawa namin. Kasi everyday kami nagpupunla eh. Everyday kami nagpupunla ng lettuce para masustain yung production. Sabihin, malaki yung supplyan mo, ma'am. Kasi everyday ka nagpupunla. Kasi pick and pay kami eh. Everyday may dumadating, may pumupunta. Apart from bumibili sa amin ng mga bulk, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, eh meron kaming everyday dahil daanan nga yun along the highway yung farm ko eh. May pick and pay. Yes, pick and pay kami. Fresh ang aming lettuce. Saka kahit na ng pandemic, ganun pa rin. Yes po. Pwede kayong pumunta kasi ano naman yun. Pag sa agriculture, okay lang. Kasi food yun eh. So, pagka ito dumaan doon, eh, mamimitas ka, saka mo babayaran. Ganun pala ang sistema sa inyo. Pwede mo lang kayong mamitas, pwede lang ipapitas doon sa tao ko. Depende sa inyong gusto. Pero, mas may enjoy nyo kasi pag kayo ang nag-pick. Kasi maganda yung lugar eh. Open siya, puro lettuce, puro gulay, ornamentals, yan. Kasi yung farm ko kasi, kahit pala sa strawberry, ginagamit ko yun pala. Sobrang ganda niya sa strawberry. Ma'am, parang alam ko, nanalo ka dyan sa farm mo eh. Nung New Gun Festival. Pwede mo naman sabi niyan. Nung nasa Quezon ako, 4 times akong kasali dun sa Coco Festival. Sa Quezon Province, Lucena City. 4 times akong nanalo dun. Sa edible landscaping yun. Edible landscaping. Yes. Tapos ang gamit mo dun, nakita ko kasi mga ano talaga eh, mga new. Nakita mo puro may coco choir, may coco pit, yan. Opo. Yan, ginamit ko yun. Yun ang mga four types. Yes. Diyan ba sa Cavite, wala pa nakukuha ang award ang inyong part? Wala nga eh. Like, actually, kinausap ako one time ng provincial agriculturist na mag-join ako sa ganito-ganito. Hindi naman ako nakakapag-join kasi nga. Minsan, nag-join ako sa trade fair nila, pero hindi naman sila nag-a-award. Kaya pag nakita mo nga lang yung parang magsasalita na, ba't di mo isali sa ganito? Actually, ini-apply ko siya as learning site. Hindi ko lang alam kung ma-approve. Titingnan ko pa lang. Hopefully, pray na ma-join, masali sa training site. Oo, maganda kung meron tayong mga learning site na katulad niya. Iko-compete naman. Yes. NC2 holder lang kasi ako, hindi naman ako NC3 ng organic. NC2 lang ako. Pwede niyo po ba i-explain sa akin kung ano yung NC2 saka NC3? Ang NC2 kasi, yun yung training more on organic farming kasama plants and animals. Bali, 1 month yun na training. Parang certificate na ikaw ay pwede mag-impart ng organic farm. Meron kami certificate issued by Tesla. Yes. Competency. Oh. Competency certificate. Oh, may mga ganun ba pala? kailangan meron kang ganun. Kahit na professional agriculturist ako, kailangan ko pa rin yung competency certificate. Ma'am, dahil sa ano mo, sa Cocopit mo, parang nadinig ko kanina sa'yo, sabi mo yun, nagbebenta din kayo pag may gustong bumili. Marami kasing gustong bumili kasi alam nila na maganda ang Cocopit. Kaya napipilitan ako magbenta. Magkano po ang bentahan nyo? Siyempre may markup na rin. Ayun nga, sabi ko nga sa'yo, pag kami ang nag-ferment, 180 to 200 per bag kami. Per bag? Depende kung gano'n. Kasi hindi naman pare-pareho ang timbang na sako eh. Kung ano yung timbang, yun. Depende kung mas mabigat, ibigay namin 200. Pinakamahal namin ang 200. Kami pinakamura.
Okay, yan sa mga manonood natin yung nasa Cavite. Ni Miss Marilyn ang pinakamurang Coco Pit. Pero actually nito, kasi nakita ko parang ako pa-konti na uli ako. Kasi ayaw ko mawalan eh. Kailangan may buffer. Mahirap mawalan. Yun ang disadvantage pag nawalan ako. Dahil used na ako doon. Used na ako doon. Sa lahat, yes, pati mga ornamentals ko, used na ako doon. No. Invite ko kayo doon, punta kayo sa Greens for Growth. Yeah. Dito lang, sa Lupang Lero. Pasyal kami dyan para makita namin. Yes, punta kayo sir. Mas maganda. Mas maganda makita niyo. Yung sa Kuya Ponyo, wala rin ganun? Yung sa Kuya po, hindi kami, sa siblings lang kami naglalagay ng Coco Pit. Pero konti lang kasi dito nang gagaling sa akin. Nag-incorporate sila ng vermicast. 30% vermicast, 70% Coco Pit. Lahat ng pinapupunla ko sa kanilang gulay lang naman doon na konti kasi 1 hectare purely for gulay, yung peanut, ganyan. Yung iba, palay na po, hybrid rice ang tanim. Then sa mga seedlings mo, ma'am, ano yun, mas mahal ba pagkagaling, ano, ginamitan natin ng Coco Pit, mas mahal ba yung mga seedlings o hindi naman, pareho lang? Pareho lang ako magbenta kasi nakikita ko naman na, yung sa akin kasi, pag nagbenta ako, konting-konti lang yung patong para makatulong din doon sa ibang nangangailangan at nang matuto rin sila gumamit ng Coco Pit. Iniinaano ko sa kanila na gamitin nyo to, maibibenta ko ng mas mababa sa inyo para ma-experience nyo kung paano ang paggamit ng Coco Pit na very useful talaga siya sa mga magsasaka. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang, sobrang maganda siya talaga. Yeah, nabanggit mo yung mga nagsisimula. Anong adjustment yung ginawa mo? Kasi sabi mo, na-discover mo lang yan eh. Anong adjustment yung ginawa mo nung nagsimula ka magpo-copy? Kasi nung nasa Tayabas ako, doon pa kasi ako nung in-invite ako ng provincial agrarian eh. Doon, nandun ako. Na-try ko siya kasi dati-dati nagdalagdag kami ng organic soil, vermicast, tas konting Coco Pit. Kaya lang, di pa nga ako masyadong ano, tinignan ko muna kung paano. Tapos bumibili kasi sila nung parang loam soil na ginagamit nila dati. Sabi ko, why not try yung Coco Pit? So, trinay ko talaga yung Coco Pit. Nung nag-try ako ng Coco Pit, kinumpare ko dun sa mga ginamit naming iba, mas maganda talaga yung sa Coco Pit. Sobrang mabilis siyang mag-grow. Kasi ang seedlings, para lang siya maging, ano, magma-maximize ka ng number of days. Meron 10 days, 12 days, 15 days. Ang iba, kailangan i-15 days mo. Ako hindi. Sa lettuce namin, in 10 to 12 days na itatanim ko na yan, na itatransplant ko na siya. Yun ang nagagawa ng Coco Pit. Yes, yun ang nagagawa ng Coco Pit sa amin. Okay. Sa experience ko. Nalilesen niya yung time. Yes. Tsaka yung, di ba magtrabaho kasi pag hindi Coco Pit eh, dilig ka ng dilig ng dilig. At least doon, yung water retention medyo maganda. Matagal-tagal. Less yung time, less yung pagod. Pagka gumamit ka ng Coco Pit. Correct. Mas magaan gamitin. Kaso, hindi naman available masyado sa amin kasi walang masyadong nyog dito sa Nueva Ecija. Oo. Actually, dyan sa inyo, ang ano lang dyan, kung nasa Nueva Ecija kayo, ano, vermica. Opo. Tapos, loam soy. Triame, saka ano, ipa. Yun ang lagi dito. Nueva Ecija kayo, di ba? Opo. Sa Nueva Ecija din ako, sa Muñoz ako dati. Diba si Alessio ako. Ayan. Tapos napunta kayo ng Quezon, eh dun maganda talaga ang supply ng nyug, eh. Even sa Cavite po. Sobra, oo. Sa Cavite kasi nadadala sa akin. So yung sa kuya po, pag pumupunta yung manugang ko, saka lang nakakapagdala. Pero kung dadalin ko pa doon personally, hindi na siya feasible. Ma'am, last na, para po sa ating ano pagtatapos, paano malaman kung maganda ang kalidad ng iyong Coco Pit? Kailangan siyang dark ang kulay. Dark ang kulay. Ibig sabihin, pag dark ang kulay, fermented na siya. Pag light brown pa siya, medyo tuyong-tuyo, hindi maganda. Kailangan talaga siya basa, fermented. Eh sa pag-ferment, sabi nga ni Kasi, tubig lang. Tubig lang. Bababad mo lang talaga siya para matanggal yung acid niya. Pero pag binabad mo siya 3 to 7 days, kailangan everyday papalitan mo yung tubig no pagbabad mo.
Or better yet, ilagay mo siya sa free-flowing na tubigan. Sa river, ganyan. Yes, yung acid kasi yun talaga yung kailangan maalis dun para yes. Mas nag-ibig. Oo, karamihan sa mga halaman, ayaw, hindi nag-grow sa acidic na media. Mm. Kahit naman po sa lupa. Pagka-acidic yes. Ang lupa mo, ay yung palay. Sa palay, may palay tayo dyan sa Nueva Ecija. Opo. Ma'am, thank you po sa pagsama okay. Sa amin at pag-share tungkol po sa Coco Pit. Salamat din. Thank you po, ma'am. Kaya sa susunod po, ma'am. And Kasendo, maraming salamat din po sa pagsama sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.